Hello po. Tonight po ay gagawa tayo ng kare-kare, oxtail, and tripe kare-kare. So ito po ang ating mga rekado. Gamit tayo ng sugar. Lagyan ko siya sugar para medyo tumamis itong peanut butter natin. Dahil hindi matamis ha. So, gagamit po ako ng onion. Gagamit po ako ng long beans o sitaw. Ano ba itong isang to? Yung Chinese cabbage ata ito. Or lettuce. Pang dagdag lang sa gulay. Gagamit tayo ng gagamit tayo ng minced garlic. Gagamit tayo ng atrete or annatto powder. Then eggplant or talong. Saka ito po yung tripe at yung oxtail. Simulan po na natin. So una ko pong gagawin is magpapainit tayo tubig. Nakapuluhan po yung ating oxtail at tripe. So lalagay ko na po yung tripe natin saka yung oxtail. Then papakuluan ko lang ito hanggang lumambot. Matagal ito, siguro mga 1.5 hours to 2 hours, depende. So lalagay ko na po ito dito. Tatakpan ko. Then, balikan ko po kayo pag luto na siya. So, haba po kung pinapakuluan natin yung oxtail natin, saka yung tripe, papakuluan na rin po natin yung ating ibang vegetable. Ihiwalay ko po ito para hindi malutak. So, hindi ko, ito lang muna gagawin ko para pantay-pantay luto. Kasi yung sitaw madaling maano yun, mapakuluan. Balikan ko po kayo. Then, next ko po papakuluan yung sitaw natin. Kaya ako sineseparate para hindi maluta. Intansyado ko yung luto ng gulay. So, pakuluan ko lang po ito. Then, set aside ko rin. Then, magigisa na po tayo. Balikan ko po kayo. So, pag mainit na po yung mantika natin, lalagyan po natin siya ng garlic, mga 2 tablespoon. Then sasete po natin ito. Then lalagyan ko po rin siya ng onion. Susuti ko rin. Pag medyo lumambot na to, lalagyan ko siya ng ano. Bali, yung sabaw pala ng oxtail saka tripe, hindi ko na lalagay dito. Lalagyan ko na lang to ng beef cube. Kasi maanghu yung amoy niya. Baka pumangit yung kare-kare. So, hintay ko lang lumambot yung onion, then lalagyan ko na po siya ng ibang rekado natin. Balikan ko kayo. Then, lalagyan ko po siya ng tubig. Bali, ito po yung magiging sabaw natin dahil yung amoy ng beef stock nasamahan ng tripe. Maangho siya. So, ito lang gagamitin ko na bali soup. Lalagyan ko po siya ng beef cube. Pagkulang pa itong isa, gagawin ko dalawa. Ang palasa lang. Bali, yan ang magiging beef stock natin ngayon. Balikan ko po kayo. So, next ko pong gagawin is lalagyan natin siya ng peanut butter. Siguro kalahati nito. Kasya, depende. Tingnan na natin. Adjust ko na lang. Ah,
Haluin lang natin siya. Stir natin. Hanggang matunaw. Pag kulang eh, lalagyan ko na lang ulit. Balikan ko po kayo. So, habang pinapakuluan natin, nahalo na natin, lagyan natin siya ng annatto powder. Then, pag kulang to, dagdagan ko na lang. Baka mukhang kulang na. So, hintayin natin ito hanggang para maging kulay niya eh, orange ba yun? O yellow? Then, talagyan natin ipot na natin, Ricardo. Balik ako po kayo. So, nag-adta ako ng peanut butter. Kailangan kasi buto maging thick yung sauce niya. Hindi ganyan na water, matubig. So, 2 hours na, hindi pa rin siya malambot. Tatagdagan pa natin 1 hour or 1.5 hours, depende. Naka medium high na lang to. Para yung luto niya eh, hindi talaga na tawag dito, yung malambot na malambot. Medyo malambot lang. O hindi malulutak. Balikan ko po kayo. So habang kumukulo po siya eh, lagyan natin siya ng sugar. Hindi kasi siya matamis. Yung depende sa ginagamit niya na peanut butter. Yung tama lang yung tamis ng konti. Hindi huwag masyado matamis. Lagyan natin ng salt. Nakalimutan kong banggitin ito. Salt pala kanina. At saka ground black pepper. Then mix natin siya ulit. Hintayin natin ito na mag-tick. Then, isasama na natin siguro ito sa pinapakuluan natin. Yung sa pinapakuluan, tatanggalin ko yung tubig nun dahil hindi ko siya magagamit dahil mabantot yung amoy ng tripe. Balikan ko po kayo. So, yung kare-kare sauce po natin, luto na siya. Take na siya, saka medyo na matamis. Hindi naman matamis na matamis. Dahil nga yung ginamit ko peanut butter, hindi naman siya matamis. So, papatayin ko na po ito. Hintayin lang natin lumambot yung ating oxtail saka tripe. Then, ihalo natin ito doon. Balikan ko po kayo. So, malambot na rin po yung ating oxtail at yung tripe. So, parang sure na malambot talaga yung oxtail eh. Unahin ko itong tripe natin. Hiwa-hiwain ko po ito na parang pa-square na pieces. Then, pakuluan ko pa ng onto yung ating oxtail. Then, tatagalin ko sa bawang nito dahil nga mabaho siya. May amoy. So, gagamitin ko na lang yung soup na ginawa ko. Nilagyan ko ng beef stock or beef cube. Balikan ko po kayo. So, yung tripe po natin, kakat natin siya ng mga pa-square. Lugasan ko po ito dahil medyo natanggal yung amoy niya. Pag ganyan, pa-square na ganyan. Malambot na po siya. Then, hahalo na po natin yung sauce natin. Tatanggalin ko yung water na pinakuluan natin dahil nandun yung amoy nung tripe. So, hindi ko sasama yon. So, ayan po, kinakat po siya ng pa-square o pa-rectangle. Kalikan po kayo. So, mga after 15 minutes eh, tagalin ko po yung sabaw nito. Then, ibabalik ko siya. Dahil yung sabaw nga, like I mentioned eh, may amoy. So, papangat yung kare-kare natin. Set aside ko to. Then, lalagay ko yung sauce. Balikan ko po kayo. So, yan na po, tinagal ko yung sauce. Ibabalik ko po yung ating lalagyan na po natin yung sauce natin na kare-kare. Then yung tripe. May mix natin siya. Then, naka low heat na lang to.
ano ko lang siya, mga 15 minutes to 10 para ma-absorb niya lang yung sauce na nilagay natin. Balikan ko po kayo. So, siguro mga 10 minutes lang eh, na-mix na to. Set, prepare ko na po siya, set aside ko to. Balikan ko po kayo. Then, lagi natin ang audition ng sabaw. Sabaw. Tripe with oxtail. Then, lalagyan ko po siya ng ating long beans o sitaw. Lagyan natin siya dito ng pinakuluan natin na eggplant or talong. Then, lagyan natin siya ng cabbage or Chinese cabbage or lettuce ata ito. So, gawa na po siya. Ito na po ang ating kare-kare with oxtail at beef tripe. Thanks for watching, guys, and don't forget to subscribe. Bye!